Mabuhay mga kabayan! Narito po ang mga balita mula sa iba't ibang bahagi ng mundo. Ilang OFW sa Taiwan ang nabiktima ng modus operandi sa bentahan ng murang cellphone online. Maliban po sa natangay ang pera ng mga biktima, nagamit pa ang kanilang identification. Nagpapatrol, Marie Yang. Sa online nakita ng factory worker sa Taiwan na si Rosemary ang ibinebentang smartphone. Bali, naghahanap ko talaga ako ng mabibili ng cellphone. Gawa na ipapadala ko nga po yung lumakong cellphone saan. Tapos nakakita ako online. Nag-chat ako, nagre-reply po agad sila sa akin. Pero hindi umano pera ang ipambabayad para sa smartphone. Ayon sa seller na nakausap niya sa chat, hulugan at pwedeng isang uri ng card na nabibili sa convenience store ang bayad. Sabi niya po, sige, may install sa 6 months. Nagbayad pa ako na ng 4-7. Nung nagpadala na po ako sa kanila, bumili na ako ng card sa nag-reply po sila ulit na wala na daw palang 6-month installment. Para maipadala sa kanya ang telepono, hiningi ng seller ang alien resident certificate ni Rosemary. Muli naman siyang hiningan ng dagdag na shipping fee. Ang shipping fee po na hinihingi nila ay 4,000. So doon na po ako nagtaka na baka nai-scam na ako. Ang masaklap, imbes na smartphone ang dumating sa kanya. Reklamo ng dalawang OFW ang natanggap ni Rosemary. Nagamit na palaan niya ang kanyang identification mula sa kanyang alien resident certificate sa Panloloko. Nagulat na lang po ako, may pinadalang sulat dito sa dorm. Ginausap po ako ng HR na kasi may niloko daw po akong tao. Sabi ko hindi po ako yan kasi na-spam din po ako niyan. Tapos yun po, hiningan po nila ako ng proof na hindi talaga ako yung... Halos kaparehong modus operandi rin ang sinapit ni Almira. Meron daw po nagre-reklamong root na sa akin daw po yung pinapadala yung pera na worth of 20,000. Natatakot lang po kasi baka mamaya ipatawag ako kung saan, yung mga police. Kasi wala naman akong ginagawa. Nainganyo namang bumili ng smartphone si Riza dahil bukod sa mura, ibinebenta ito ng installment. Hindi ka ma-accept ng management yung 5,000 lang po sa dalawang cellphone. Nangutang pa po kami na para maipadala po agad yung 5,000 para kinabukasan ma-deliver na po yung cellphone. Laking gulat niya na lang nang sabihin sa kanya na kailangan niyang bayaran ng kalahati ang presyong 60,000 para sa dalawang cellphone. Sa kabuuan, nakapagpadala ng 40 mil si Riza sa umano'y scammers. Minadali po ako mag-send ERC, tapos video. Mag-send ko po noon, nakablock na po ako. May lead na ang MECO sa umano'y nasa likod ng scammers. Pinapatrace na namin ito sa Taiwan Police. Ang una namin nakita nga, ang origin ng posting was from Nigeria, Africa. I think meron din silang tao rito. Huwag basta maniniwala. Marami nang nabibiktima sa social media. Ayon naman sa website ng National Police Agency, ang sinumang biktima ng scam o fraud ay maaring tumawag sa hotline 165 para mag-report. Para sa TFC News, Marie Yang, ABS-CBN News Taiwan. Patuloy po naman ang paghikayat ng iba't ibang grupo sa mga Pinoy sa Europa na magparehistro para makaboto sa susunod na taon. Hiling din nila na magkaroon ng maayos na halalan. Magpapatrol, Joffel Tesorio. Sa wakas ay pwede nang magpiknik sa park ang malalaking grupo. Ang grupo ng Filipino Against Tyranny and Corruption of FACT Netherlands, sinamantala rin ang pagkakataon na pag-usapan ng darating na 2022 elections sa Pilipinas. Kahirapan, korupsyon, trabaho, political dynasty at COVID-19 ang pangunahing problemang nakikita nila. I think everybody is wants to have a change in the situation now in the Philippines, lalo na naka-lockdown sila ulit. Plano ng FACT Netherlands na palawakin pa ang voters education, hikayatin ng mga kababayan at mga kamag-anak sa Pilipinas na magrehistro at bumoto ng tama, gayon din ang paglaban sa fake news at disinformation. Sa Germany, may panawagan naman ang mga German leaders dito para sa magiging bagong pangulo. Nananawagan din sila sa kanilang pamilya sa Pilipinas. Panawagan ko lang sa mga kamag-anak natin at mga kababayan ay magparehistro at bumoto sa halalang ito. So for the next coming election, I wish the Philippines that they find the right and good and brave men
for the next president. Magtatapos ang overseas absentee voting registration sa September 30. Para sa TFC News, kasama si Ver Quizon mula sa Essen, Germany, Joe Feltisorio, The Hague, Netherlands. Sa Canada, lalo pang uminit ang kampanya sa isang distrito kung saan kandidatong isang Filipino-Canadian, habang ang kanyang kalaban ay suportado ng mas nakararaming Pinoy doon. Nagpapatrol, Rowena Papasin. Puspusan ang pangangampanya ngayon ni Virginia Bremner sa Vancouver Kingsway para maging Member of Parliament sa ilalim ng Liberal Party ni Prime Minister Justin Trudeau. Binatikos kamakailan ni Don Davis, ang incumbent MP ng New Democratic Party at kalaban ni Bremner, ang Liberal Party dahil kuha lang umano ng kuha ito ng kandidato kahit di ito galing sa distrito at kahit walang suporta dito ang komunidad. Pero sinalag ni Bremner ang mga batikos ni Davis. I grew up here, my family are here, my friends are here. Binweltahan din ni Bremner ang NDP at sinabing mismong ang leader ng partido na si Jagmeet Singh ay hindi residente ng riding kung saan siya tumatakbo. The leader of the NDP is actually from back east and he only came to Burnaby to run in the riding. Humingi na ng paumanhin si Davis kay Bremner para sa kanyang mga naging pahayag. Tumanggi siyang magpa-interview sa ABS-CBN nang puntahan siya sa kanyang meet and greet rally dahil ayon sa kanyang campaign manager, wala nang dapat pang ungkatin tungkol dito. Sa kabila ng kontrobersiya, nananatili naman ang suporta ng mga Pilipino kay Davis. But it's actual change, the hard work and all of the things that Don has done to engage and understand our community. Nang tanungin naman si Bremner kung ano na ang nagawa niya para sa komunidad, sinabi niyang marami siyang ginawa behind the scenes para masuportahan ang komunidad noong nagtatrabaho pa siya sa dating BC Premier na si Christy Clark. Kasama dito ang pagtatayo ng BC Philippines Trade Office at ang pagtulong ng probinsya ng salantain ng Bagyong Yolanda ang Pilipinas. We're able to give them $300,000. May 3 linggo na lang ang natitira bago sumapit ang federal elections sa Canada. Rowena Papasin, ABS-CBN News. At yan ang ating mga balita mula sa iba't ibang bansa. Hatid ng TFC News. Para po sa ibang balita mula sa ibang panig ng mundo, mag-log on lamang sa news.abs.cbn.com/TFC News. Marami pong salamat, kabayan!